Welcome po muli mga kaibigan sa ating channel. Nandito na naman tayo. So nagbabalik ang inyong lingkod para magbigay naman ng kaalaman tungkol kung paano mag-upload ng video papuntang YouTube channel natin. Sa video ito, pag-uusapan natin ang buong proseso ng pag-upload ng video. Magsisimula tayo sa pag-upload ng ating file, paglagay ng description, tags, thumbnail, and then ang ating end screen hanggang sa ma-publish natin ang ating video pampuntang channel natin. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, tapusin po natin ang video ito hanggang sa dulo para makuha natin ang buong proseso. Kung baguhan po kayo mga kaibigan sa ating channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe at i-click po natin ang bell button para kung may mga bago po akong video na may upload, manonotify po kayo. Okay, magsimula na tayo mga kaibigan. Punta tayo sa YouTube. And then, pag nakita natin yung arrow na yon, okay, click natin yan. And then, select files. I-click din natin yan. Dadalhin tayo dun sa ating files. Piliin natin yung video na ating i-upload. Okay, so antayin natin ng konti. So, pag mag-travel yan pataas mga kaibigan, ibig sabihin nag-upload na siya. Pagkatapos, punta muna tayo dito sa may baba. At i-click natin yung no, it's not made for kids. Nire-require ito mga kaibigan ni YouTube para malaman niya kung ang material na ginawa natin ay pang bata o hindi. At kung hindi tayo pipili sa dalawang ng mga kaibigan, hindi rin natin basta-basta na may adjust or may set ang ating visibility. Kaya kailangan nating pumili dyan sa dalawang na yan. Nung nakapili na tayo, punta na tayo dito sa ating visibility. Okay? At i-click natin yung unlisted. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, habang pre-process natin ang pag-upload, hindi pa siya magpapakita sa public. Pagkatapos dyan, punta naman tayo dun sa details. Unahin natin lagyan ng title. Okay, mag-i-type yung title. Ito yung recent lang na nai-upload ko mga kaibigan. Dapat naka-bold letters ang ating gagamitin. So, mga big letters siya. Ngayon, punta naman tayo sa ating ng description mga kaibigan. At i-type natin ang nice nating sabihin tungkol sa ginawa nating video. Napaka-importante rin ito mga kaibigan na maglalagay tayo ng description tungkol sa video. Pagkatapos, lagyan din natin ng hashtag. Itong hashtag nito mga kaibigan, iba ito doon sa tags. Makikita natin ito yung blue doon right after ng ating video. Bago yung title, mayroon siyang nakalagay na blue doon na may hashtag. Yun, doon siya makikita. So pagkatapos ito mga kaibigan, maglagay naman tayo ng ating thumbnail. So kung nakikita natin yan yung thumbnail na yan, i-click natin yan. And then dadalhin tayo doon sa ating gallery. May nagawa na akong thumbnail mga kaibigan. Okay, so nagpo-process siya. Ngayon, dako naman tayo sa paglalagay ng tags, mga kaibigan. Yan, tags na yan. Yun ang sinasabi ko kanina, iba yun doon sa hashtag. Kaya kung mga kaibigan, sinasama din ang bagay nito kasi ito yung full process niya. Yung kabuuan ng pag-upload, yung paglagay ng mga bagay nito para malaman natin yung step by step na process niya. Napaka-importante din ito mga kaibigan dahil ito yung kinukonsider din na title keyword na kung saan kung may magsesearch sa YouTube ng parehas sa title na linagay natin sa tags, so magkataon na parehas ang gusto nilang isearch, isa sa ang video natin na mag-a-appear doon sa kanilang search na pwede nilang matagpuan.
Ngayon kung nais pa nating lumalim mga ating kaalaman tungkol sa paggawa ng tags mga kaibigan, marami namang mga tutorial din sa YouTube na naipost na pwede nating i-search para malaman natin kung paano talaga gumawa ng mga tags at kung ano ang gamit ito. Pagkatapos ng tags, maglagay naman tayo ng ating end screen mga kaibigan. Punta tayo doon sa taas, yung value elements na yan. So, i-click natin yan. At doon tayo sa add an end screen. Yan. I-click natin yung sa bandang dulo na yung add na yan. Tapos lalabas yung mga option. Tapos pili tayo ng mga screen na depende sa purpose natin. Okay, napili ko yung dalawa na yan. So, ang paglagay ng video na gusto natin ilagay sa mga end screen natin mga kaibigan, okay, i-highlight muna natin yung una, tapos punta tayo doon sa choose specific video. At pagkatapos, pag-click natin yan, dadalhin tayo doon sa mga na-i-upload na natin na mga video. So, tayo ang pipili kung ano ang gusto natin na ilagay doon sa unahan. And then, i-highlight uli natin yung isang screen na yon at i-click uli natin yung choose specific video na yon. Mamimili na naman tayo. So, kung anong pinili natin, yun ang mag-appear doon sa screen na yan. Siya nga pala mga kaibigan, yan yung duration niya, yung timeline duration niya yan. So, ang pinaka-maximum niyan is 20 seconds. Sa akin, pwede natin bawasan yan or dagdagan. Pero para sa akin, kung ano ang nandyan, yun na ang sinusunod kong duration. Hindi ko na binabago. Pero depende din iyon sa gusto ninyo. Ang susunod na gagawin natin mga kaibigan ay ang ilipat at ipwesto ang ating end screen. Pwede nating ilipat ang mga end screen yan kung saan natin gustong pwesto. Ilinagay ko lang yan, dalawa na yan, dyan sa bandang kanan kasi may matatakpan doon sa kaliwa kaya dyan ko inilagay. Okay? Kung natatandaan natin kanina, di ba, nakalagay sa unlisted yon. Ngayon, ilalagay na natin sa public bago natin i-publish. Punta tayo ulit sa visibility. And then, i-click natin yung public. Yan. And then, punta tayo sa baba, sa bandang baba. At i-click natin yung publish. Automatic na yan mga kaibigan, kung ma-click natin yung publish na yan, makikita na yun doon sa YouTube. Kung hindi pa natin siya i-share, i-close muna natin. Okay, i-check natin yung ating video sa YouTube kung nandoon na siya. Yan na siya mga kaibigan. Yan na ang ating video na nailagay doon sa YouTube. At yan pala mga kaibigan, ang hashtag na sinasabi ko kanina, yun nabanggit natin kanina. Okay, hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Ngunit, bago po tayo umalis o bago po natin i-close ang ating channel, minumungkahi ko pong i-click ang mga video na nandito po sa ating screen. Yan. Ito'y ibang pamamaraan din na makakadagdag kaalaman patungkol sa ating YouTube channel. Okay, salut po sa inyong lahat. Keep safe po always. And God bless po sa inyong lahat.